What's up, guys? It's your boy Mike Riz, you already know. That's his shot. Shall return after this break. Kuya! Kumusta? Dinig mo ko? Malinaw ba? Oo, rinig naman kita. Malinaw ba? Oo, rinig kita, kuya. Kumusta ka? Kumusta? Okay naman. Ito, sa probinsya. Sa Pampanga kami ngayon. Simula nung nag-work from home kami mga November, October. Okay. Tagal na, mag-iisang taon na din. Taga-diyan ka ba talaga, man. Kuya? Oo, sa Apalit talaga ako. Pampanga ka ba? Hindi ko alam yun. O, yan ang malalaman natin ngayon. Guys! Kasama ko ngayon, the former King Lion. Actually, ang dami niyo kasing King Lion na sabay-sabay. Kaya nga eh. Sino ba ang King Lion? Ikaw? Si Pong? Hindi, kasi, kasi sa amin kasi, kung sino yung captain ball nung team. Yun yung King Lion? Yun yung King Lion. So, si Angge. Yeah. Si Alex Angeles, guys. Si Angge. Yeah. Before nun, sina Arjun. So, ikaw tsaka si Pong, sabay. Oh, sabay kami ng 2 years kami ni Pong. 2 years. So nung senior kayong dalawa, sino yung captain? Nag-abot kami pero di kami sabay. Sorry. Sino yung captain ball nung senior kayo pareho? Nung senior kami pareho, ako na. Ako. Oh, then siya yung captain. Ikaw yun. Hindi, senior nun eh. Meron pa siya. May isa pa siya. Okay. So it was Alex Angeles, ikaw, tapos Pong. Ako, tapos si Pong. Yeah. Okay, so King Lion talaga. King Lion for, kumbaga, ikaw yung naging team captain of San Beda for a year. Pero guys, kasama ko ngayon, former King Lion, Yusef Al-Jamal. Guys, this is, I believe, naniniwala kasi ako deep in my heart, yung turnaround was the Arjun Cordero, James Hudencial, Ronnie Bughao, Mark Apepe years. Yun yung turnaround. Yun yung six wins ata yan eh. Yung first, parang ganun eh. Basta residency ganun ko eh. Oh, yung, so, I think, 6-1 yata sila nung first round. Tapos tama. Tapos nag-struggle sila nung second round. Oh, but dadi mo yung coach that time. Eh. Oh, pero siyempre, di ba? Pero I believe that was the turnaround. That was the start. Pero kayo yung tumuloy. Kayo yung talagang pinag-champion ninyo, nabuhay ninyo. So, si Kuya was residency nung turnaround year. Pero naglaro ka na nung talagang paakit na talaga yung San Beda. And San Beda hasn't looked back since. So, kasama ko ngayon, again, guys, Yusef Al-Jamal. Kuya, kumusta ka? Namimiss ka na ng Konyo Boys. Eh. Namimiss ka na ng mga, mga taga-Bete. Kumusta kayo lahat? Magandang araw sa inyo lahat. Oh, guys, so, yung mga bedista na nagre-reklamang puro letran yung nilalagay ko. Finally, nakalagay tayo ng isang bedista. Malalaman natin yung story ni Yusef Al-Jamal. And yun, kuya, simulan natin sa ano? Sa umpisa. Kailan ka ba, kumbaga, ngayon ko lang nalaman, actually, na taga Pampanga ka. So, saan ka na in love dun sa basketball? Paano ka na in love dun sa laro? Actually, medyo mahirap yung pinagdaanan ko sa basketball eh. Ako yung typical na probinsyano na walang alam sa Manila. First year college na ako. Ang alam ko lang sa Manila, yung NAIA, yung airport, saka yung Pampanga. Kasi yung nanay ko, nagkatrabaho sa Saudi Arabia, pabalik-balik. So, hatid sundo, doon lang ako nakakaluwas ng Manila. Wala talaga akong alam sa Manila. NAIA. First year college ka na nito? Ano, sorry? First year college ka na? First year college. Actually, nag-first year college ako. Wala talaga akong alam sa basketball sa Manila. So, yung kasi sa family namin, including my yung tito ko at mga tita ko, minsan walang nakapag-graduate ng college. Okay. Including yung mga pinsan ko na mas matanda sa akin, walang nakapag-graduate ng college. So, yung nanay ko, gusto niya makapag-graduate ako ng college. So, pag-graduate ko ng high school, nag-aral ako sa San Fernando, AMA Computer Learning Center. Yeah. So, 1 year ako doon, wala sa isip ko yung basketball until naglalaro, I mean, wala sa isip ko yung basketball sa Manila kasi wala nga ako alam sa Manila. So, until naglalaro-laro ako dito sa Pampanga, siyempre sa Marabarangay, merong nakakita sa akin na relative ni Coach Turo Valenzona sa San Sebastian. Coach Turo yon. So, naglalaro ka naman na talaga ng basketball bata ka pa lang? Kumbaga, typical... Naglalaro ako ng basketball. So, typical kabalin, yes, legal labas. Ligang labas. Hari ng ligang labas. Hari ka ng ligang labas growing up? Yeah.
Nung bata, oh, nung bata talaga ako, maano sa legal labas lagi. Pero, kuya, like, kumikita ka doon, ano, sideline mo yun. Pero, kuya, oh, hindi ka ba, like, hindi ka ba familiar doon sa mga kabalen na pumunta ng Manila? Hindi, wala talaga. Ah, wala talaga akong alam sa wala, oh, wala. Sino akala mga nauna sa'yo? Sina Arwin? Yes, nauna yung mga yun. Pero, as in, wala akong alam sa college. Nakapanood lang ang PBA. Hindi ko nga alam. Paano nakakapunta ng PBA itong mga ito? Nakikita lang ba? Hindi ko alam na dumadaan sa college or what. Kasi talagang wala talaga. Ah, so talagang yeah, ano? So, talagang wala. O, tapos, ano ka? Legal labas, doon ka na-discover. Yes, may nakakita sa akin. So, ayun nga, sabi, tawagan ko si Uncle Turo. Sabi ni Kuya Bummer pala, punta ka sa San Sebastian. So, pinapunta naman ako. So, since wala akong alam sa... Kasi ako, yung mother ko... pabalik-balik nga sa Saudi, so lumaki ako sa lolo at lola ko kasi wala akong father eh. Never met my father. So yung lolo ko, siya yung tumutulong sa akin lumuwas. So practice nung tryout sa ano noon sa Baste, 6 a.m. So yung lolo ko, alis kami ng bahay noon, alis kami ng Pampanga sa bahay 4 a.m. kasi merong Philippine rabbit dumadaan every day yon. Yung Philippine rabbit 4:15 or mga 4:10 to 4:15 dumadaan sa palit sa may market. So, pag na-late ka doon, wala ka nang masasakyan, mali-late ka na sa 6 a.m. practice. So, sinulungan muna ako ni lolo ko 1 week from Avenida. Sa Avenida kasi yung ano ng Philippine Rabbit eh. Sa Avenida yung station niya. From Avenida hanggang Baste, naglalakad kami ng lolo ko. So, every day ganun, for a week tinutulungan ako ng lolo ko, nagpa-practice ako. Pinuntahan ko si actually wala si Coach Turon kasi hiwalay yung practice ng Team A sa Team B. Yung Team A noon hapon sila. So nagsabi ako dun sa assistant coach, kinausap ko, sige sabi, ensayo ka lang. So pinabalik-balik naman ako yung first time ko na mag-isa yun. So first time after 1 week pinabayaan ka na lolo mo. First time ako na, wala na yung lolo ko. So ngayon from Avenida bumaba ako sa Avenida. May backpack ako, tapos may yung sapatos ko kasi meron akong pouch. So, lakad ako, ulit, ganon. First practice ko na wala yung lolo ko. Nung pagdating ko sa Baste, mag-ibihis ako, magkasapatos ako, nakita ko yung bag ko bukas, yung backpack ko. So, tinignan ko yung backpack ko. Actually, yung pera ko, sinabihan kasi ako ng lolo ko eh. Basta yung pera mo, ilagay mo sa bulsa mo or sa sapatos mo. Sa harap mo dapat kasi madaming mga mandurukot sa Avenida. Sabi. So, ang pera ko, nasa may sapatos ko, tapos yung shorts ko, syempre pang basketball na, walang bulsa yan eh. So, pag open ko ng bag ko, paumpisa na yung practice eh. Siguro 5 minutes na lang, simula na. Mag-6 a.m. na. So, yung mga kasama ko, nasa, nag-warm up na. So, yung nakita ko, wala akong medyas. Medyas yung nakuha sa akin. Alam mo, nag-practice ako, walang medyas. Kasi naglaro ka, sapatos lang. Nag-practice ako, sapatos lang, walang medyas. So, to cut the story short, sa Baste, pinabalik-balik ako. So, ngayon, mga 2 weeks, siguro mga 1 month na ako nag-practice. Summer kasi to. Yung mga teammates ko, siyempre may mga nakakwentuhan na ako. Narinig ko sila. Para naka-enroll na sila lahat. Nakapag-enroll na sila. So, sabi ko, what's that? Ako hindi pa ako naka-enroll. Sabi ko, sino ba ako sa atin? Sabi ko. So, kinabahan ko si Coach Turo. Kinausap ko siya, Coach, paano po yung ako? Sabi ko. Kasi, hindi ko naman, ang alam ko siya, magiging scholar ako eh. So, nako, sabing ganyan. Puno na yung scholarship namin sa ano, sa basketball, wala nang slot. Sige, ganto na lang, mag-practice ka lang next sem. Doon natin ang paraan. So, tumawag ako sa nanay ko kasi yung nanay ko domestic helper trabaho. Alam mo naman, di man malaki yung sweldo. So, sa yung AMA Computer Learning Center, siguro mga 10,000 lang yung tuition ko noon per sem. So, biglang punta ka ng Baste, I think around 50,000 yata at that time yung tuition. So, saan namin kukuhanin yun? Kasi nanay ko na nagtatrabaho sa amin. Sinusuportahan pa yung lolo at lola ko. Saka ako. So, in-explain ko sa nanay ko. Sabi ko, ma, sabi ko, ano tingin mo? Pero sabi sa akin, next sem daw, scholar na ako. Ngayon daw, magbabayad pa ako. Sabi ng nanay ko, sige, gawin natin ang paraan. Next sem naman, okay na eh. Sabi ko sa nanay ko, okay, tumuloy ako. So, okay, nag-i-ensayo pa ako. Mas lalong humirap yung sitwasyon ko ngayon. Nung nag-i-ensayo ko, tapos may klase na. Kasi, ganun pa rin yung routine. Wala kang dorm? 4 a.m. Wala, hindi ako nag-dorm. Hindi ako nag-dorm kasi wala rin akong...
basta yung routine namin ng lolo ko, yung pa rin yung sinunog ko. Oh, hindi ko pa rin kabisado yung Manila eh. Yung pa rin eh. Kasi wala rin ako nakakausap. Nahiya ako sa mga teammates ko. Alam mo, nahiya ako mag-approach. So, that time, ganun pa rin yung sitwasyon. Punta ako sa practice sa kanya ng Philippine Rugby from Avenida, lakad, practice. Tapos noon, may pasok na. Yung pasok ko noon hanggang 6 p.m. So, hanggang 6 p.m., lakad na naman ako punta ng Avenida. Alis ng bus noon, mga 7 p.m. yung alis ng bus pa puntang north. So, ang nangyayari, ang traffic sa NLEX noon, hindi pa gawa NLEX. Siguro mga 3 hours yung mga past 10 na ako nakakauwi ng bahay daily. So, tapos, ganun, every day, daily, makatulog ako, mag-dinner pa ako, makatulog ako, mga 12, gising na naman ako ng mga 3, para, although doon ako nakatulog, 3. Isang oras, nagtulog din ako sa bus. So, ganun. Kuya, nag-lag ka ulit, ha? Hintayin lang natin. Yaon. Nawawala signal, sorry. Okay lang. Oh, so everyday yan. So, everyday yan, 3 a.m., gigising ka, tutulog ka, 12 a.m. Yeah. Tapos, practice, yeah. Aral, biyahe. Yeah. Aral kasi kailangan ko, kasi nanghihinayang ko sa Oo, binayaran mo yun eh. Tama. Diba? Binabayaran ko eh. So, minamaximize ko talaga, di ba? Saka gusto ko rin mag-graduate. Gusto kong gumaduate. Sa pag-aaral, yun yung sabi ng nanay ko sa akin. So, nahihirapan yung nanay ko. So, Ilang linggo bago mo kinausap yung athletic director? Ganun pa rin. Nung narinig ko na nakapag-enroll na ulit sa mga teammates ko pang second sem, kinausap ko. Well, ang sagot, ganun pa rin. Naku, wala pa rin talagang walang start. Sabi niya, puno talaga. So, sabi ko, putik, sabi ko, nung gagawin ko nito, hindi na kaya ng nanay ko to, sabi ko. So, nakaisang taon na ako sa baste, sabi ng nanay ko, sige, sabi kay nanay ko, tuloy mo na yung pag-aaral mo sa baste. Nakaisang taon ka na, sayang, 3 taon na lang, gagawin ko na ng paraan. Hindi lang muna ako uuwi. Dire-diretso ko na muna yung trabaho ko dito. Kasi, if I remember, 1 year na lang, uuwi yung nanay ko nun eh. Hindi na muna ako uuwi, 3 years, diretso ko na to para makaipon, para matuloy yung pag-aaral mo. So, sabi ko sa nanay ko, sige, gano'n na lang po. Sabi ko, hindi talaga para sa akin yung basketball. So, yun, nag-aaral ako. Pero pala, during, nung summer, nung after nung first year ko sa baste, nung summer noon, meron kasi akong teammate, classmate nung high school, nakapaglaro siya sa Las Piñas College. Uh-huh. So, pumunta ako sa Las Piñas College. Nag-try out. Sabi ko, baka pwede ako mag-try out dyan. So, nagpunta ako doon sa Las Piñas College. Yung kasi, hindi na ako pwede mag-uwi yan eh. Malayo na masyado eh. Kung Pampanga eh. So, yung classmate ko nung high school, meron siyang kakilalang may parlor that time sa tapat ng school. Doon ako nakikitulog. Sa parlor? Sa sarado ng parlor, doon ako nakikitulog. Parlor siya, oh. As in, walang liguan. As in, tulugan lang. So, nakikiligo ako doon sa mismong school. Summer naman eh. Walang pasok. So, one time, 1 week ako doon, yung sinakoach noon, sinakoach Louie, sinakoach Mel, alam. Pero wala sila noon, parang sila sa NC. Sa NC sila ako. Celebrant din sila noon, head coach. So, ito yung during time nila, Dennis Da, Di Alcaraz. Nandiyan si Mark, si Big Mac. Wala si Big Mac noon. Si Big Mac noon, nasa Letran na yata. Ah, so nauna. Nauna siya. Yeah, hindi ko alam. Hindi ko alam kung nakapunta ba ng... Nag-Las Piñas. Ah, okay. Pero nauna siya. Okay. So, one week ako doon, hanggang doon sa last day, yung pare nagalit kasi naligo kami nung classmate ko na nagtumulong sa akin doon sa may labas. Nagalit siya. Sabi niya, bawal yan. Sabi niya ganyan. Ayaw na. Inausap niya yung Dambu. Sabi niya ganyan. Sino yung kasama mo? Ayoko nang makita dito sa school yan, ha? Nagpapasok pa ng ibang tao dito na hindi naman hindi mo naman kasama ng player. So, hindi na ako nakabalik. Umuwi na ako. Hindi na ako nakabalik. Sabi ko, hindi talaga para sa akin yung basketball. So, tawagan ko ulit yung nanay ko. Sabi ko, sige, aral na lang talaga. Ganun na lang. So, yun, nag-aral na lang ako ng 1 year ulit. Nag-enroll ako ng 1 sem sa baste. Tapos noon, tuloy, pag-aaral lang talaga, wala ng basketball. Totally wala ng basketball. Nakakalaro lang basketball pag mga weekend na may liga-liga. So, mga ligang labas. So, until one time na naman, merong taga sa amin, nag-message sa akin, pre, punta ka sa JRC pa noon. Punta ka sa JRC. Yeah. Mukhang pwede ka doon. Try out ka. 5 p.m. yung practice nila. E, nag-aaral na ako. Sabi ko, sige, tignan ko yung schedule ko kung pwede ako kasi hanggang 6 yung pasok ko. One day, meron akong prof na nag-cancel ng class hanggang 4 p.m. lang ako.
So 4 PM, pwede ako sa CR na pupunta. Tryout ako. So, yun yung sinabi ko sa kanya. Sige, magkita tayo sa ano, sa may gate ng Jerry, tulungan kita. Estudyante siya doon. So, punta sa Jerry, pupunta ako sa Jerry, wala pa rin akong alam. Sabi, yeah, ang sinabi sa akin nung ano ko, nung sabi ko, paano pumunta ng Jerry? Sabi nung, kasi ako talaga, maski nung nag-aaral lang ako, yung pa rin ruta ko eh. yung Philippine Rabbit nga lang, nag-adjust na ng context, hindi na ganun kaaga yung practice ko. So, yung pa rin yung ruta ko. Yun lang yung alam ko. Pampanga to Baste. Apalit to Baste. Yun lang yung alam ko. So ngayon, tinext siya, paano kung ganun sa JRU? Sabi, sa may Baste, sabi, sa tapat, may mga jeep dyan. May nakalagay, JRU. Sumakay ka lang doon. Tama. So okay, sabi ko okay. So okay. Pupunta ko ng JRC. So napaka-traffic. Tinanong ko yung ano, yung driver. Kuya, sabi ko, 4:30 na yun eh, 5 yung practice. Kuya, sabi ko, malayo ba po yung JRU? Sana po ba tayo? Sabi ko. Na Santa Mesa tayo, sabi nga niyan. Actually, malapit lang yung JRU, malapit na lang. Problema, napaka-traffic. So, abot ba tayo ng ano, 5 PM, kuya, ng JRU? Sabi ko sa JRC. Sabi niya, naku, mukhang malabo kasi mahaba yung traffic. Siguro mga 5:30, sabi nga niyan. So, naisip ko, kung pupunta ako doon, tapos 5:30 ako pupunta, malilate ako, nag-iimbisa na, parang nag-tryout ka palang ganun na, di na ako tumuloy. Kuya, sige, baba na lang ako dito. Umuwi na lang ako ng ano, ng Pampanga ulit. So, hindi ako natuloy sa JRU. Wala talaga, aral na lang talaga ako. Pati yung traffic, kalaban ko. So, hindi talaga pa sa akin yung basketball. So, ayun, for 1 year, nag-aral ulit ako sa ano, sa Baste. Natapos ko yung San Ton. So, 2 years na. Naka 2 years na ako sa Baste. Ngayon, tuloy pa rin yung paglalaro ko sa ligang labas. So ngayon, may naging teammate ako, si Kuya Sunny Katakutan, player ni Coach Jude sa Ateneo Basketball League. Sabi niya, meron akong ano, kakilala sa San Beda, assistant coach. Papuntahin kita doon, sabi, try out ka. Sige Kuya, sabi ko, excited ako. Sige, pwede yan Kuya, sabi ko, punta ako. So, ayun. Practice nun ng Beda sa RFM. RFM. Kasi ginagawa yung gym ng San Beda that time. Tama. 2000 ano to? 2003. Daddy ko pa yon? Oo, oh, daddy mo yon. Daddy mo pa yon. Okay. Daddy mo yon. So, summer to, kuya, summer. Summer. Okay. So, kasi hirap na rin yung nanay ko talaga. Maski siya, sinasabi sa akin, yung tuition fee, medyo mahal talaga eh. So, pumunta ako doon, naalala ko na team A, team B talaga kasi napagtanungan ko si, eventually nalaman ko, si Ronnie Bughaw. Ronnie Bughaw. Kuya, sabi ko, sino si Coach Jude dito? Sabi ko. Tapos, ayun, sabi nga niyan. Si Coach Jude, pinuntaan ko. Coach, ako po yung pinapunta ni Kuya Sunny na mag-tryout. Makakas pa ni Coach Jude eh. Sige, ensayo ka lang. Coach Jude, kumusta? Tumuloy ako. Tapos, first practice ko, syempre, kabado pa rin ako. Wala pa akong kumbiyansa. Ang sama ng practice ko. Sobrang sama talaga na sa sabi nga niya, sa 5 big man na nag-tryout, ako yung pinaka-list. So, ako yung hindi napipiliin talaga. Hindi na papapalikin. Sino yung 5 yon? Eventually, nalaman mo. Meron ba doon? Si Magay lang yung ano eh. Yung, okay. Si Natuloy. Si Magay, si Howard Flor, yung nag-enyo si Howard eh. Tapos, si Martin, kasama si Martin. Although si Martin, ni-recruit tayo si Martin. Recruited si Martin. Pag-akyat ng galing high school si Martin, pag-akyat ng college, ang tigas na ng katawan. Iba, parang player na player na yung dating talaga ni Martin. So alam mo naman, malaki yung katawan nila, may tigas. Parang, pag may bumubunggo sa akin, ang sakit sa katawan. Sino mga nakalaro mo nito? Sina Arjun Cordero to, James Udensyal. Sina Arjun, sina James Udensyal, sina Pompeo, sina Alex Angeles, sina Jerome Paterno. Sino nakamatchup mo doon? Hindi, nung una kasi, nung 5-on-5, puro team B lang yung ano eh, yung mga naglalaro eh. So, yung mga team A, hinihiwalay eh. Kasi, alam mo naman sa ano, di ba, dalawa yung court doon? Isang simento, tsaka isang tabla. So, yung team A sa tabla, yung ano, sa simento lang muna. So, doon kami. So, siyempre, si Coach Jude, parang si father mo natin dumating, pero nakafocus siya sa team A na. Si Coach daddy Jude, ko? Yeah, daddy mo. Takas sa si Coach Owen Oliva. Si Coach Owen. Tsaka si Coach Vin. Coach Vin Velasco, tama. So, yun, si Coach Jude yung naka-ano sa amin, naka-tumitingin sa amin. Si naka-assign sa amin.
So, ngayon, kinumusta ako nung ano nung ni Kuya Sunny. Pre, kumusta practice mo? Sabi ko, Kuya, okay naman. Sabi ko, maayos naman. So, ngayon, di ko alam, tinawagan na pala si Coach Jude. Pare, sabi niya, ano ba 'tong mga ano ba 'tong pinadala mo dito? Sana di mo naman pinadala. Sumasama talaga. Sumasama talaga. Hindi maka-shoot, hindi maka-rebound, hinihingal. Paano 'to pwede? Anong gagawin natin dito? Sabi niya. Coach Jude. Sabi niya, no, Coach, bigyan mo lang ng chance. Bigyan mo ng chance. Baka nanibago lang. Probinsyano eh. Baka mayahin. Sige, sabi niya, pinabalik ako. So, pinabalik ako. Hanggang sa ano, unti-unti, umaayos naman yung practice ko. Pero talagang siguro sa... Pero ako yung late talaga na nabigyan ng scholarship. So, eventually, nabigyan din ako sa scholarship. Pero ako yung pinaka-last na nabigyan. Kasi sina Magay, sina Howard Floor, kagad meron na silang ano, binigyan na silang scholarship. So, ayun, doon ganoon ako nakapasok sa San Beda. Talagang ano lang, kumbaga, ano na, yeah. Kumbaga yung dinaanan mo noon, San Sebastian, pinaasa ka, akala mo muna, start right away, scholarship, wala, sabi second sem, wala, tryout ka, ay, Las Piñas, wala, punta ka JRU, hindi ka umabot, wala. Tapos, finally, nakahanap ka ng tryout, tryout ka, masama pa nila room mo, pero, sa Tiyaga, tapos uuwian ka pa rin ng Pampanga. Uuwian pa rin ako, uuwian. So this whole 3-year stretch, 3 years to, di ba? Two years. Uuwian. Uuwian talaga ng Pampanga. Two years. Balit, 2 years na, 2 years ka nang nag-aaral sa San Sebastian, doon nangyari yung JRC. Yeah. Doon nangyari yung Las Piñas. Oo. Tapos, yeah. Sa summer after your second year sa San Sebastian, yes. Doon ka nag-tryout sa San Beda. Yes, tama. Oo. Tapos, yung 2 years na yun, binayaran niyo yun ng mami mo. Bayad yun. Bayad yun lahat. O, din sobrang ginhawa nung finally sinabi sa yung may scholarship ka. Nung sinabi may scholarship ako, di ako makapaniwala. Maiyak-iyak ka siguro nun. Oo naman. Sobra. Oo. Tapos, finally, nung binigyan ka ng scholarship, binigyan ka din ng dorm. Hindi. Hindi. Tinatanong nila kasi kung gusto kong mag-dorm. So, that time kasi, luma pa yung dorm ng San Beda, di pa gawa. Luma, pangit nga din dorm dati. Yung mga players noon, hindi maka-CR doon. Nagsi-CR sila sa mga classroom, maski na made sobrang late na, kailangan punta ng classroom kasi sobrang barado, sobrang dumi. So, Pampanga ka pa rin. Nagpapasalamat ako kina Sir James C. Meron silang bodega, doon ako pinatira. Doon ako nag-imbiyak ano, sa bodega nila ako nakatira. Hindi pero gusto ka na nila nito. Kumbaga, napapakita mo na yung galing mo nito. Hindi pa masyado pero pinagtiyagaan ako kasi walang matangkad sa ano dati, 'di ba? Remember nung time na 'yon sina Big Man nila, sina James Prudential, sina Arjun. Maliliit. Yung pinakamatangkad, so maliliit. Sino ang kasama mo sa Team B? Ang kasama ko noon sa Team B sina Magay, Eddie Soriano. Si Eddie Soriano. Guys, okay. So, daddy ko yung head coach nito eh. This was in 2000. This was the first year na bumalik yung NCAA's ABS-CBN. 2003 ba yun? 2003, yeah. Oh, so 2003, Ronnie Bughaw, James Udensial, Jeff Bombeo, Alex Angeles, Arjun Cordero, Jerome Paterno, Mark Apepe, Mike Casino, Valdivia, Francis Cruz, yan yung mga players nun eh. Yung Team B nun, sino? Si Marco Arbole. Marco Arbole. Pero, yung Team B nun, Yusuf Aljamal, Eddie Soriano, sino yung Phil-Am na sobrang galing? Jason Clevinger. Jason Clevinger. Yan yung mga excited na next year papasok, di ba? Oh. Jason Clevinger. O, yung mga talagang San Beda boys, kilala yung Jason Clevinger. Eddie Soriano. Eddie, yeah. Magaling din. Nakilala kasi si Eddie kasi girlfriend niya nun si ano eh. Hey, wife pala niya ngayon, di ba? Wife na niya, si Christine Jaca nung time na yun. Oh, ngayon, wife na niya ngayon. Now wife, Eddie Soriano. Pero sobrang lakas ng Team B nun. Kumbaga talagang palaban. Kaya nga, hindi rin ako nag-expect na mag-Team B ako no, nito. Tapos next year noon, malalangin up na ako. Hindi pa eh. Okay lang din ako eh kasi basta may scholarship ako eh. Ah, feeling mo hindi ka rin pang Team A noon the next year? Hindi talaga. Kasi maraming nauuna sa akin eh. Even yung mga liga namin sa Team B, magagamit lang ako mga 5 minutes. Ah, bangko ka sa Team B? Bangko din ako sa Team B. Talaga? Eventually noon, dad mo umalis. Oo. Coach Nash. Coach Nash. Umalis. Pero si Coach Jude nandun pa rin. Na-retain pa rin.
So, ganun pa rin. Wala pa rin talaga Team B. Bangko pa rin ako maski na sina mga talaga? So, until one time, merong biglaang tune-up. Kalaban ng Indonesia. Mga Indonesian. Hindi ko alam, naka-oo yata si Coach Nas. Pero yung mga players ng mga Team A nun mostly, meron silang pasok. So, si Coach Nas kasi mahigpit sa ano eh. Academic eh. Gusto talaga pumasok pa. So, mag-graduate ka, pumasok pa. So, nasa quarters ako, nakahiga ako, may pumuntang coach sa amin. Hoy, Jamal, magbihis ka daw, maglaro ka. Pinatawag na ni Coach Nash. Merong tune-up. So, sabi ko, okay. Sabi ko, sige. Bihis ako, punta ako doon. Aba, nung tune-up namin na yun, mga Indonesian kalaban, parang sinapian ako. Hindi ako nagmimintis. Sobra, siguro mga 10 siguro tinira ko, isa lang yata nagmintis. Tapos ang dami rebounds, nagkapasa iba, parang hindi ako. Parang okay to Coach Jude, sabi ni Coach Nash. So, ay, hindi ka kilala ni Coach Nash noon. Hindi masyado kasi nga sa Team B tsaka kumbaga extra ka lang ganun. Oo, hiwala yung practice ng Team B tsaka Team B. Kilala na rin naman pero hindi siya nakapokus sa akin kasi tama. Nakatingin siya sa mga pwedeng i-lineup eh, kasi a month before to eh, submission ng lineup. So, sabi ni Coach na sama na natin sa practice yan sa Team A. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy. So, sinama niya ako. Gumandan, nagkakumpiyansa ako. Parang nag-iba na yung laro ko. Parang iba na, napapansin ko parang ibang level ng ano ko pag yung confidence ko. So, sinama na ako ni Coach Nash. Lahat ng tune-up, ang ganda ng laro ko. So, is this before the season, kuya? Before, one month before submission ng ano, nung lineup, official lineup. Ah, so the problem is, meron na nakaset si Coach Nash na 15-man lineup that time. Di ako kasama. Tapos, may isa pa silang pinag-iisipan, ahead pa sa akin yun. So, pang 17 ako, ganun. So, nangyari, nung submission ng lineup, napaisip si Coach Nash, gusto na akong ilagay, pero wala siyang matanggal sa mga ano, sa mga, kasi si Martin, ni-recruit nila, si Namagay, ang galing Namagay that time eh. Big man, tapos si Paterno nandun na, so kumpleto yung ano, yung big man na niya. So, may isang nangyari, si Martin that time, hindi lang ako sure kung RP Youth or palarong pambansa, lagi siyang busy siya doon, nag-practice sila. So, nung kinuha yung mga units nung sa ano, sa academics, si Martin hindi umabot yung units allowed niya para makapaglaro sa NC. Si Martin, alam mo namang si Martin, sobrang talino ni Martin, di ba? Hindi yan babagsak, di ba? Kaya blessing talaga dahil kay Martin sa paglaro niya sa ano, ako yung napili. Martin, so dahil pa pala kay Martin Antonio na Martin, hindi naging ano, hindi siya naging eligible para ano, makapaglaro ng NC dahil ng yung units niya kulang. So ikaw na. Akala ko may isa pa. So, yung lineup ngayon. So off the bench ako. Pero nung time na si Jerome kasi noon naka-focus, may PBL that time si Jerome, eh, Paterno. So ako na yung naging starter sa mga tune-up namin, sa mga ano. So from wala, naging starter. Tapos sabi ni coach na start ka lang. Pagdating ni Jerome, alam ko naman, anggap ko naman na si Jerome yung maging start dyan. Yeah. At the starter noon, si Ronnie Bugaw. Si palitan si Ronnie Bugaw or si Alex Angeles, si Bombeo lock in yung kanyang slot, tapos si Odential, si Cordero at si Paterno. So lima na all set na yung starters. So ngayon hanggang one week before simula ng season, si Jerome Paterno while playing in the hindi one week yun, siguro mga two, basta patapos na yung PBL noon, na-injured yung ano, na fracture yung kamay niya. So, ito na ngayon. Sabi ni Coach Nash, ayusin mo na. Ikaw na mag-i-start dyan. Wala na. So, lalo kong nagkakumpiyansa. So, from nag-tryout, bulok yung tryout, muntik na hindi mabalikin, hindi kasama sa pinagpipilian sa lineup, bilang na lineup, tapos nag-start, tapos buong 4 years na naglaro ko sa NCAA sa San Beda, lahat starter talaga ako. Every time na naglaro ako. Start ko na lahat ng game. Even nung bumalik na si Jerome from injury, hindi na ako tinanggal sa starter ni Coach Nash. Iba na yung next night. So ito, grabe rin yung kwento mo. Papasok ka pala ng Beda nito. So, pinapunta ka. Nagkalat ka sa tryout mo. Pinagbigyan ka. Slowly, binigyan ka na scholarship. Masaya ka na noon. Scholarship. Oo, okay. Team B ka lang. Wala ka. Kumbaga, may pangarap ka mag-team A, pero hindi ka rin like madi-disappoint kung hindi ka mag-team A. Tapos,
sinuwerte ka lang kasi may pasok yung mga team A nung may laro sa Indonesia. Oo, oh, may tune-up bigla-bigla ang tune-up. Ah. International pala ako. Oo. Oh. Tapos, tinawag ka lang sa dorm. Maglaro ka. Okay. Pinaglaro ka, sumakto naman. Game of your life nangyari. Yan talaga. Oo. Oh, so, nakita ka ni Coach Nash. Natuwa si Coach Nash sa'yo. Sabi, sige, team A natin. Pagpasok hindi, mo ng team A. Hindi. Sama sa practice sa team A. Ngayon, pagsama mo sa practice sa team A, maganda nilalaro mo pero nakaset na yung lineup. Oo, halos eh. Oo. Tapos, thank you to Hammer, Martin Antonio na... Thank you, Mark. na nag-juggle between palarong pambansa, San Beda. Siguro RPU, mga bata. So anyway, na apektuhan yung aral, yung pasok ni Martin, hindi aral kasi alam naman natin matalino si Martin, yung pasok niya. So dahil hindi siya nakapasok, hindi siya naging eligible, ikaw yung pinasok, so pang 15 ka. Tapos pang 15 ka, nagpi-PBL si Jerome, kaya ka lang naglalaro sa tune-up. Oo. Tapos na-injure si Jerome, doon ka lang i-starter. Tama. So wait ah. So in a span of 2 years, nangyari sa iyo yung Baste, Las Piñas, JRC. In a span of 1 month, nang galing ka sa nasa dorm ka lang, tapos ikaw na starter ng team A. Hindi 1 month 'yun, nakapag-aral na ako ng nakapag-residency na ako ng 1 year. Hindi, pero yung buong residency mo wala pa 'yun eh. What I'm saying is, nag-start 'yan nung Indonesia. Yeah. Hindi. Actually, yung sinasabi ko nga sa iyo, kinat ko lang yung story na yung first year ko sa ano, yung residency ko sa Baste, as Beda, in sa Beda. Yung team sa Beda, sorry. Yung team ko hindi ako nagagamit. Yun nga. What I'm saying is yung first year mo wala ka pa noon. Hindi ka pa si Aljamal noon. So wala. Nangyari nga diyan, nag-start lahat 'yan doon sa Indonesia. Tama. So, tama. Yung Indonesia game to opening ng NCAA, isang buwan. Tama, halos ganun. Oh. So, yun na nga. So, nang galing ka siya, extra ka lang sa Team B, bangko ka lang, kung pagka na dyan lang, pangumpleto ka ng lineup, scholarship ka, masaya ka na. Yung araw na tinawag ka ng coach sa dorm, hanggang dun sa opening ng NC, isang buwan, nang galing ka sa 17th man, hindi ko na-consider sa Team A, to starting big man ng San Beda Red Lions. Tama. Sa isang buwan. Yeah. Kita nyo naman guys, dun pa lang, the lesson is, hindi mo alam kung kailan magbabago yung ihip ng hangin. Diba? So, stay ready ka lang, huwag ka gi-give up. Tingnan mo, sa lahat ng tryouts na pinapunta ka, pumupunta ka, nandun ka, minsan minamalas ka lang, ganun. Pero, nag-iba, on a snap of a finger, starter ka ngayon sa Beda Red Lions. Diba? So, pagpasok mo kayo ng NC, paano naman yung NC mismo? Kasi, team B ka lang eh. 1 month ka lang naging team A, NC tama. Na. So, paano tama. Yung naging experience mo pagpasok mo ng NC? Ito na. Grabe na yung confidence mo nun eh. Iba na yung kumpiyansa ko nun. Ibang level na. Parang iba na yung kumpiyansa ko sa sarili ko. Parang kaya ko, feeling ko kaya ko na makipagsabayan kahit mas si kanino. So, kahit rookie ka lang. Yeah. So, remember yung NC nun, that time, lahat ng 8 teams may laro sa opening day. So, may laro kami, opening, tamang-tama, televised kami. Kalaban namin, Baste yung first game namin. So, excited ako makabawi sa Baste. Malakas din Baste nun eh. Malakas. So, nandun pa sina Pep Moore that time. So, for the past, like, yung mga napapanood ko, simula nung nasa Baste ako, kasi yung nasa Baste ako, nanood din ako ng games eh. Nasa Baste ako, tsaka nung nasa, 1 year ako nasa... Beda, Baste kaagad una mong kalaban. Kilala mo yung mga players. Oo, kilala ko. Hinabot ko doon eh. Hinabot ko lahat doon. Tapos noon, yung Baste kasi sobrang lakas talaga noon. Sobrang lakas. 2 years ako sa Baste, saka 1 year sa Beda, nung Team B ako. Never nanalo yung ano, yung Beda sa Baste. San Beda sa Baste. Kasi sobrang lakas talaga. Lagi siya nag-champion din that time eh. So tamang-tama, nung opening, starter eh. Big man, ako yung pinakamatangkad. Bantay ko, Pep Moore. 6'8 yata, 6'7. Diba? Tapos ako, ang payat. Si Pep Moore, parang iba yung laki rin ng katawan eh. So, na-stop ko siya, nanalo kami, tapos parang best player yata ako noon. Hindi ko makalimutan talaga yon. First game mo sa NC, first best player ka first na. First game. So, lalong tumaas yung kumpiyansa ko. Pati si na-coach na, nagka-kumpiyansa na sa akin. So, ayun, ayun yung nangyari. Parang nag-start na doon. Parang nagdire-diretso na. Buong rookie year ko, rookie season ko, maganda yung pinakita ko.
buong rookie season ko, sobrang ganda ng pinakita ko. Kasama ko sa pinagpipilian sa rookie of the year that time. Pero si Gab yung kasabay ko. Wala, mahirap. Hindi mo matatalo. Wait lang, kuya. So, grabe din talaga. Grabe yung, nandito pa lang tayo sa ano, guys, ha? Paano pa lang siya naging Al-Jamal? Paano nagsimula yung journey niya papunta sa NCAA? Oh, so ngayon na nasa NCAA ka na. Yung first season mo sa NCAA, hindi nag-Final Four. Nag-Final Four niya pala. Oo, first Final Four niya. Ito yung sina Arjun na ano, yung ito yung perpetual yung kalaban namin. Who's yung perpetual that time? Final Four kami. Twice to beat yung perpetual. Number 4 kami, number 3 sila. Number 1 sila. So yung, di ba, usually yung Final Four ginagawa sa Araneta. Pag NC, di ba? Pag NC. Opening saka Final Four. Laging ano. So, nung Final Four na yon, first game namin, Araneta, kinambakan namin mga 20 yata. As in, kayang-kaya namin sila. Parang di sila makasin sa Araneta eh. Di ba? Eh, nataon nun, sila yung host. Tapos, si Coach Bai that time, siya yung parang coach ng RP yata. RP? May RP nun eh. Siya yung coach. So, player niya doon, sina Noy. Sina mga player, sina Noy Javier, sina Bauson, sina Joe, sina Cuenco, si Kiel Misa. Nilipat yung game to nung ano namin, yung letran noon sa PCU, nagana din eh. Number 1 yung number 2 yung PCU no, number 3 yung letran. Naka-force din ng do or die si letran. So, double header with yung Final Four. Binalik yung laro sa Rizal Coliseum. Eh doon nagpa-practice yung Padre Perpetual kasi nga doon si Coach Bai dati nung araw sila. Ang napakagaling nila doon. Sobrang galing ng Perpetual doon. Parang iba yung ring doon sa Araneta. So, ayun. Ang masakit nga lang pagkatalo namin doon. I think 1 point yata yung pagkatalo namin doon. 2 points. Dapat mag-finals sa kami that time. Tama. So, pero, ayun. Successful rookie season. Number 2 ka kay Gabby eh. Or at least, nagko-compete ka kay Gabby. I'm not sure kung number 2 kasi malakas yung rookie namin. Si Big Mac noon, nandun din. Kasabay ko si Big Mac. Sina Jason Ballesteros. Kumbaga, this was your first entry to the NCAA. Maganda na kagad. Tsaka mama ka na eh. 3 years ka na nasa college. Eh. Oh. Hindi ka naman totoong rookie. Old rookie ka eh. Yung mga tinatawag nun dati, di ba? Old rookie. So, ang nangyari noon was, after nung season na yun, Final Four, ganda ng rookie season mo, I'm sure yung kumpiyansa mo, sobrang taas. Tapos, yeah. Ang dami pang gumraduate the next year. Yeah, ang daming gumaling the next year. Tapos noon, yung pagkatapos nung rookie season ko, na PBL ka agad ako. PBL ka. Na draft ka agad ako sa PBL. So talagang maganda. Talagang, so magkasama na kami ni Jerome sa PBL, teammate mo na siya. Talagang umakyat. Yeah, umakyat talaga. Oh. Tapos, pagpasok mo nung second season mo, wala na sina Arjun. Wala na sina Arjun noon. Natira na lang sa ano, si Jerome na lang yung sa veterano. Sina Alex Angeles. Alex Angeles. Yun na lang halos. Wala pa si Pong. 2005, wala pa si Pong. Ito yung sina OG. OG. JR. Ito yung mga juniors na nag-start na umakyat lahat sa ano, seniors. Taganas. Si Taganas, si OG, sina Texon. Yeah. Tama. Umakyat na sila lahat sa ano. Wala pa sina Pong doon na pang next year pa sila dumating. Pero residency na sila. Mag-residency na siya noon. So, again, sinasam, dumating na noon. So, ang ganda ng future ninyo. Kumbaga, you get the best batch of rookies na, kumbaga, yun yung ano eh, sina Baby Shaq yun eh. So, tapos, nasa team B nyo pa si Pong Escobal. Tapos, si Sam Ekwe. Ito, question ko lang ah. Nung unang dating, let's start with OG Menor. Nung sobrang galing na niya no high school, finally nag-commit siya sa inyo. Ano yung naging process nung nakuha no niya finally si OG Menor? Actually magulo yung kay OG eh. Nag-commit si OG sa Lasal. Nasa Lasal na si OG after no sa high school, nasa Lasal na si OG. Alam ko mga 1 month na yata. Sa interview niya, tanong mo sa kanya sa interview niya. Nandun na siya eh. So hindi namin siya inasahan, si Shaq na lang saka si JR Texon yung sa amin. Hindi na kami nagano kay OG. Tapos nung, I don't know kung ano nangyari, biglang dumating na lang si OG sa practice namin, bumalik sa San Beda. So, ang bilis lang din nakuha si OG. Oo. Pero, paano si OG? Like, people,
a lot of people, yung mga talagang nakakakilala kay OG, binibring up siya lagi na talagang one of the best high school players ever. Galing, sobra. Sobra. Actually, parang siya yung high school player na ang college. Siya yung galing high school na parang PBA ready na. Parang ready na mag-PBA. Ang galing eh. Hmm. Ang lakas ng katawan, high school pa lang, matangkad, nag-point guard that time. Magaling, magaling si OG. So, nakuha mo si OG. Nagawa siya lagas sa college. Si JR, nakuha niyo. JR Texon, shooter. Meron kayo shooter. Oh, shooter. Si Baby Shaq. Tapos, nung dumating si Pong Escobal, ito kasi yung parang naging ano mo eh, duo mo eh. Nung dumating si Pong Escobal, alam mo na ba na magiging Pong Escobal siya? Si Pong kasi actually, kami kasi ni Jerome Paterno dati, tinuro niya rin sa akin, pag may mga rookie tumarating, parang actually nung pagdating ko rin eh, tinitingnan nila kung gaano ka, kung fighter ba yung rookie. In short, titirahin mo bigyan Pong mo ng, pag may dumating. Titirahin mo. Bigyan mo ng isa sa, tignan mo kung bigyan mo ng isa sa screen, ganun. Inuyin mo ng ano. Si Pong that time, naalala ko, parang binigyan ko sa screen eh. Pero lumaban siya. Hindi pa lang siya, lumaban siya. As in, lumaban siya. Sabi ko, okay ito ah. Kasi sinusubukan namin talaga eh kung palaban eh. So, okay ito ah. Tapos si Pong, ang talino niya maglaro. Parang siya yung, parang sobrang safe ng bola pag hawak niya. Sobra. Yung maagawan, kahit ang bagal. Parang, tapos, ipapasa niya yung bola kapag ka, may open na pero hahanapin pa niya yung sobrang open. Yung best shot nga pagbabay sa better shot, so hahanapin talaga yung best shot. Ang galing din ni Pong that time. So alam mo na. Future tong Pong Escobal. Yes. You knew na 1 year lang siya magre-residency tapos magiging malaking bagay siya doon. Si Pong talaga ni-recruit sa Davao. Davao. Kasi magaling talaga si Pong. Daming nag-recruit na ibang schools din sa kanya. Mabuti nga saan pwede napili. So, ito na! Dumating na yung rookies nyo, JR Texon, yun nga, Taganas. Tapos nasa inyo pa si Alex Angeles, si Jerome Paterno Senior na nun. Si Jerome Senior. Okay, so alam mo na si Jerome, one more year, wala na siya. Team B mo nun, Pong Escobal, ito na dumating si Sam Ekwe. First ever import, Sam Ekwe. Yeah. So, ito yung parang, ano nangyari, Brad? Kumbaga, ito yung nag-ikot sa lahat eh. Sa buong college basketball, Sam Ekwe dumating. Yes, tama. So paano yung naging actually, process? Actually, si Sam, nagulat kami, biglaan yung dating ni Sam, nagulat na lang kami, may isang malaking maitim na dumating sa practice. Sobrang tangkad talaga, tapos sa laki ng katawan. So, sabi namin, ayos to. Nakakatakot talaga yung Sam that time. I mean, nakakatakot ngayong ako nakakita ng gano'n sa college na gano'ng kalaki na player. Totoo. Bato-bato. Tapos parang... Pero as in, wala siyang alam sa basketball. Siya marunong sumut. Sorry. Hindi siya marunong sumut. Pero pag nasa ilalim lang ng basket, yon malakas tumalon, matangkad. So, dunk na. Automatic. Pero yung dribble, yung shoot na maski malapitan lang na hindi siya marunong. So, buti na lang, ang laking tulong kay Sam din na that time, naturuan siya ng mga coaches namin na yung mga big man coach namin, sina Coach Freddy Abuda, nandun nun, siya yung tumulong sa kanya, tumutok sa kanya. Tapos after ni Coach Freddy, nung pumalit sina Coach Frankie, si Coach Ed Cordero naman. So grabe yung mga nagturo sa kanya, kaya nag-improve talaga siya. Dati yung ginagawa niya, basta yung anong tawag doon sa may yung square sa may box, yun lang yung targetan ni Ekwe dati. Yung tira niya lahat pabanda, yun lang yung alam niyang gawin. So pag yung box ng na yun tinagilid mo ng konti, nabingin mo ng konti, wala nang mapayo sa tira niya. Yung targetan niya, so puro hanggang ayun, ang laking tulong ni Sam sa amin, sobra, lalo na nung first year nung kalaban namin noon, PCU, sina Gabby, sina Bo, sina Jason Castro, sina Solis, sina Garrido, sina Retaga, sobrang lakas nung PCU na yon. So, ako palagay ko talaga that time, yung PCU na yon hindi namin tatalunin ng wala si Sam. Kasi ang lakas ni Gabby talaga noon. Hindi ko kayang stop si Gabby. Hindi ko kayang pigilan sa poste si Gabby kasi si Gabby that time siguro 35 na. 35 years old. 35 years old na. Hello? Hindi, pero kuya, 2000... Ang lakas ni Gabby noon. 2004, dun ka na, yun yung rookie season mo. 2005, ito yung nagtatalo kayo first round eh. Hindi kayo umasok ng Final Four that time kasi medyo magulo yung team namin na yon.
Nagpalit ng coach. Nagpalit ng coach mid-season. Yes, tama. Nagpalit ng coach mid-season. Oh, naging coach Nash, naging coach Nash, Koy. Naging coach Koy. Coach Koy sa mid-season. Tama. Oh, pero doon sa second half nung season na 'yon, parang nanalo ata kayong isa dalawa. O basta, kumbaga, it was already in preparation for next year. Tama. Uh-oh. So the following year, 2006, eto na. Pumasok si Pong Escobal, pumasok si Sam Ekwe, nandun ka, nandun si Magay, nandun si Alex Angeles, Menor, Borgie. Texon, Borgie. Si Borgie. O, ito na yung champion. Ito na yung first champion in so long. Oo. First diba? Champion. Yeah. Ito yung PCU kalaban nyo. PCU kalaban namin dyan. Oo. Luanan is going with the man-to-man. Inside, Al-Jamal trying to take off Don't look now, but Sanbeda pushed it in the air. Not a good shot. Al-Jamal scampers for it. Al-Jamal. Let's see if that's still true here in the fourth. Al-Jamal! With a big three. This moment, PCU still has a slight edge over Sanbeda in the rebounding department. Get the ball back. Al-Jamal, jump up. Jamal the trailer, taking off his penis. Jump up. Rosen. Translating to offense. 44-32, 7-38 to play. Finds Al-Jamal open for a three. Yes! Oh, baby! Pero si Sam Ekwe, Kuyas, sa practice, hirap din. Ang hirap shootan talaga. Oo. Hahabulin niya talaga. Tsaka feeling ko, Kuya, dahil dumating si Sam Ekwe, nakapag-4 ka. Tama. Nakapag-adjust ako. So ngayon, na-maximize mo ngayon yung tira mo. Tama. So naging stretch 4 ka. Naging stretch 4 ka ngayon. Si Sam, dahil sobrang daming kukuha kay Sam, double team, triple team, apat kayo nasa labas, more or less. Tama. Kaya ka naging stretch 4 dahil kay Sam. Pero yung rookie season tama, mo, tsaka second season mo, 5 ka. 5 ako, oo. Okay. So kahit ikaw, feeling ko ikaw yung pinaka nag-compliment kay Sam. Tama. Actually, nag-blend din talaga kami ni Sam eh. Kasi hindi rin makadouble yung tao ko kay Sam. Kasi pag iniwanan din ako, mas iba paano pumapasok din naman tira ko. So, ako si Pong pa. Si Angge pa. Oo. Shooter din si Pong. Shooter din si Angge. Si Pong. Si Borgie, minsan nakaka-shoot din. Although, pag natatapat. Shooter, minsan natatapat. Natatapat kay Borgie. So yun. So yung season na yun. Paano yung ano, Kuya? Ano yung nakita mong change sa San Beda community coming from nung first year mo doon residency ka, medyo umaangat na yung ano eh, yung suporte. Tapos if I'm not mistaken, kailan pumasok si Boss MVP 2006 5. Nag-start na siya nung kay Coach Nash, nag-start na pero paunti-unti. 2004 pero paunti-unti pa. Paunti-unti pa lang. Full support talaga siya nung kay Coach Koy na. Yung 2006, yung 2006. First championship namin. Pero, like, ano yung nakita mong change dun sa culture? Dun sa culture, dun sa... Layo eh. Kasi even ikaw, alam mo siguro, nung time ng dad mo, ang dami kasing tumutulong nun na, ano eh, hindi, walang isang tumutulong lang na manager. So, ang dami lang manager. I think 4 or 5 yara sila. Nagkakagulo. Kakagulo sila. So, sobrang gulo. Minsan nga, pati yung nasa bench, nagulat ako, tumatimeout yung nasa likod, nanonood na tao. Tumatay ng dad mo. May tumatimeout dun sa ano. Napakinggan naman nung official stable. Kunento ata sa akin to. Kunento ata. Sa akin to. Nagugulat na lang yung daddy ko, biglang may timeout yung beda. Sabi niya, sino tumimeout? Wala naman tumatimeout. Oh, magulo nga nung that time. Oo, tama. So ano yung nakita mo yung change nung biglang si Boss MVP na? Yeah, yung cool switch kasi alam mo naman sa college din, pag nag-champion yung team, ang daming players na gusto pumunta. Tama. Tapos noon, lahat ng mga high school players sa San Beda, karamihan pumupunta sa San Beda kasi that time yung high school ng San Beda siya yung pinakamahanong maraming na de-develop na players. Yeah. Na ready for college. Tama. So lahat pumupunta na sa ano sa Beda na. Sa college. Umakyat noon sina Gabo, sina Dave Marcelo, before noon sina Chico Tirona. So tama. So talagang lumalakas na yung lineup namin. Oh. Siguro mga hanggang mga 15 man pwedeng
yung last man namin pwedeng mag-start sa ano, sa ibang team. Ganun kalakas yung team namin. Pero gaano kabaliw yung crowd ninyo, yung school? Nung ano, nung actually, alam ko sa amin na ano, nung inabot mo naman yung sa, marami din naman talagang diehard Beden supporter, lalo na nung time nung dad mo, di ba? Nakikita ko pa rin yung mga yon nung from talo hanggang sa panalo, nandun. So, iba rin talaga yung suporta ng San Beda. Just before they get out on the court, coach told them to watch each other's back. Good cut by Yusif Al-Jamal, clipped on the arm by RG Hazul, who vehemently denies the foul. Extended shot, Yusif Al-Jamal! And Yusif Al-Jamal finishes a great first half. Pag pumuposte si Hazul, hindi nakakaposte yung mga big men ng left hand. Hindi ko yung game, even if Dino Daa is already out of the game. Another lucky... Sabihin niya, sadya to, sadya. Dalawang beses ko nag-gira. Even nung puro talo, marami nanonood. Hanggang ngayon, grabe yung suporta ng mga San Beda. Kaya yeah. I'm sure, kumbaga, nami-miss mo na din yung mga Bedans, di ba? Pero kuya, after so, your, how many seasons did you play? Four seasons ako, four. So lahat yun. So naka-back-to-back ako. So ang champ, 2004 yung Final Four. Out kami sa Final Four. Oo. So yung pangatlo, pang-apat mo, champion? Champion ako sa champion kami ng pangapat at pangatlo yung pangapat. Yes. Yung last year ko, sobrang lakas namin nun. Totoo. Wala na kita talo sa inyo. Kasi nandun na si Nagabo. Kaya nga nung ano, gusto ko mag-comment nung ano eh. Nung interview mo kay Kelvin, pinanood ko. yung sabi niya, ano, sabi niya, kung wala daw si Ekwe. Hindi, sabi niya, kung wala daw si Sam, di kami mananalo sa kanila. Hindi naman ako mag-agree doon. Lakas namin. I honestly think, like, I give credit to that champion San Beda team. Yep. If they didn't have Fuck, man! No. he was affected by that. Yan ang gusto ko mga trash talk, eh. Hindi, kasi, example lang, nung first game namin sa ano, hindi sila lahat nung laro namin sa kanila, tambak sila ng elimination, eh. Nung Final Four lang, hindi. Example lang na masama lahat ng games namin, ng mga ano. Kasi isipin mo, si third big man namin noon, si, di ba, starter namin, si Shaq. Si Sam. Shaq. Kapalitan ni Sam, si Shaq. Tapos third big man namin, si Dave, Marcelo. Ang lakas ng lineup namin, tapos si Nagabo, si Naborgi. Gusto ko yung napanood niya. I'm sure nung napanood ni Kuya yung video ni Kelvin, nagigigil siya noon. Gusto kong pumasok eh. Talo daw sila kung wala si Ekwe. Yeah, opinion niya yun eh. Okay lang din naman yun. Oo, oh, nagbara naman. Kung tingin niya, ganun. Oo. Pagbigyan na lang, di naman nangyari eh. Hindi, okay. Alam mo naman. Yan yung gusto ko mga trash talk sa NC dati. Pero kuya, nung nag-champion ulit, back-to-back, tapos na playing years mo nun. Tapos na, 7 years out of high school ka na eh. Oo. Yes, tama. Ito na nangyari yung problema. Actually, nag-usap kami ni Coach Frankie that time. Sabi niya, Mal, pa-draft ka na, sayang, sa isang taon. So, kinausap ko ni Coach Frankie, sabi niya, sige, pa-draft na ako, nag-usap kami. So, ngayon, nag-apply ako sa draft. Hindi ko alam. Siyempre, yung pangalan ng mga nagpa-draft, lalabas naman yun sa mga ano, di ba, kung saan-saan. So, imposibleng mga taga-NCAA, di malaman na nagpa-draft ako, di ba? Malamang malalaman nila yon. So, bigla akong nagulat nung sinabi na gusto nila iban ako sa season or yung mga games namin i-forfeit nila. So, ang sabi ko, kasi that time JR yung ano eh, sa NCAA noon, pwedeng magpa-draft last year mo. Pwede ka na magpa-draft. So, pwede, di ba? Nakalagay sa role nila, pwedeng magpa-draft. Hindi naman nakalagay sa role nila na kailangan mong magpaalam bago ka magpa-draft. So, hindi ko rin alam. Kung alam ko na kailangan magpaalam, ano ba naman yung sumulat lang ako ng letter para mag-request na ano, di ba? Ang dali lang ano, di ba't naman ako dinipapaalam? Di ba? Laki ng utang na loob sa NCAA. So, nabigla ako nung, bigla akong binaban sa NCAA yung buong season na yon or forfeit yung lahat ng games namin. E pa Final Four na nun. Napagkasunduan eventually, yung last two games ko sa elimination, hindi nila ako palaruin ng San Beda para maayos na lang. Yeah. Iba kasi yung nangyari kay ano eh. Iba nangyari kay CJ. Kung naalala mo yung kay CJ Perez. Meron din nangyari sa amin eh. Ang problema lang sa akin kasi, meron pang allowance. Meron pang
I think two games before Final Four. Siya kasi nangyari kasi sa kanya. Finals. Yung same time, finals na. Kaya yun yung sinasabi ng tao na ba't daw ako, di ako na-suspend, di ako na ano. Hindi ako nakalaro ng two games that time. So technically, may suspended ka rin pero elimination round. Oo, elimination. Siya isang game pero game one. So matindi din. Mabigat. Oo, and na-champo kasi yung pagkakapadraft niya kasi na-champo nung finals din nila. Doon lumabas yung ano eh. Kaya, kaya yung sa'yo, nakalusot. I'm against it talaga. Oo kasi naman. Kasi ba't mo pa kailangan magpa-draft pwede naman? Di ba? Wala namang epekto dapat. Wala dapat epekto yun eh, di ba? For what purpose, di ba? Parang... Wala lang. Kasi malakas kayo eh. Hindi, yung kay... Yung kayo, sayang kay CJ din. Oo, tama. Hindi kaya nangyari yun. So, na-suspend ka, 2 games, elimination round. Pero, obviously, history was champion pa din naman eh. Di ba? So, ano yung proseso nung pa-PBA ka na? I'm sure ito, pare, hindi mo naisip na mag-PBA draft ka simula nung pagpasok. Hindi talaga. Sobrang hindi talaga. Tsaka matunog pangalan mo noon. Although nung mga third year ko, fourth year ko, nung nag-champion na kami, alam ko may PBA ako. Oh. Alam ko na eh, parang maramdaman mo yun eh. So, ayun. Pero hindi ko lang alam kung yung laro ko is magiging ano sa PBA. Kasi matinding ano yung gagawin ko eh. Matinding adjustment. Well, I'm too small to guard power forward sa PBA. Tapos naman I'm too slow naman para mag-guard ng mga wingman sa PBA. So, tinding adjustment, ang hirap. Anong pick ka, kuya? Although nung last 8 pick ako, 8 pick. Air 21, tapos na trade ako draft night sa Token Text. Tama. So sa Token Text, paano yung naging adjustment mo sa PBA? Kasi tama, tweener ka eh. Kumbaga ikaw yung kakasabi mo lang, masyado ka maliit sa 4, masyado ka mabagal sa 3. Ano yung naging adjustment ko nun? Pero nung kasing kay Coach Frankie kasi, nung mga latter part nung last year ko, pinag-tress na kasi ako, tinutulungan na ako mag-adjust eh. Kasi alam niya kasi tress talaga yung kailangan ko ilaw sa PBA. So maski pa paano, yung shooting ko, na-develop ko naman, okay naman. Pero yung ano, yung footwork lang talaga, yung bilis ng paa talaga, mahirap yan eh. Kasi, siyo, 4 years ka naglaro ng college, puro big man, tulakan yung ano mo eh. Kasi pagka ano, tulakan eh, puro arms yung gamit mo, yung legs, di masyadong nagamit naman yan sa laterals eh. So ayun, doon ako nahirapan mag-adjust. Although, inaral ko naman talagang pinag-ano ko rin talaga, nag-extra effort din talaga ako para maayos yun. Nabigyan din naman ako ng chance ha? Sa Token Text, nagamit din naman ako ng rookie year ko. Ano naging kwento ng PBA career mo nun? Yung mga struggles, yung mga accomplishments din naman? Yeah. Actually, sa PBA ko, sobrang ang ganda nung pasok ko sa Token Text kasi at that time, si Kuya Vic Pablo nag-retire na that time. Siya yung parang yung position niya yung napunta sa akin. Maski pa paano, nagagamit ako. Minsan nakapag-start pa ako. So, okay naman yung first year ko sa ano, sa PBA. Nagagamit naman maski pa paano. Hindi naman totally na bangko at maayos naman. Oh, and then after that, every game naman ay laro ko. Oh, and then after that, na-trade ka ba after that? After that, second year ko kay si Coach Chot kumalit. Yun yung nag-champion yung ano, yung nag-champion kami ng Token Text. Yun yung nakuha nila si Jason Castro at si Jared sa draft. Yan, tapos si Pong din kasabay nila. So doon kami nag-champion. Tapos noon, pagkatapos noon, na-trade ako sa ano, sa Barako Bull. Barako Bull, okay. Barako Bull. Ito, third year ko. So, maganda yung pinakita ko buong season. Nag-average ako ng, I think, mga 11 points per game nung year na yon. Hanggang napunta ako sa Santa Lucia. After nung Red Bull ko, Santa Lucia. Jamal. It's a three. Only the second. Whichever way it comes. Will it come from the outside? Will it come from the inside? Will it come in over dito sa Tigers? I've always believed yung shoot there. Basta may tira. You narrowed the gap to about 10. And Al Jamal working hard here. To a single digit. Al Jamal feeling good. Why not? He has 15 points relevant coming here in the fourth. Did not start as chicken. Tapos noon, Avengers ng Talosia, Miralco. So si Miralco, naka-trio siya sa Miralco. Al Jamal fires away. Yes, sir! That's a three. Al Jamal fires. And he scores.
a 3-on-2 break and a nice dish. Al-Jamal to Weinstein, back to Al-Jamal. Tapos, ayun. Tagal mo din, ilang years ka rin sa PBA? 6 years? Seven total. Seven yeah. Mo yung global? Yung global, oh. Global ano yun? Ko, actually, nakalaro na ako sa global, ano na lang, 2 conferences na lang yata. Pero 7 straight years yun. Yes. 7 yes. Straight. What was the reason behind na wala ka sa Meralco, tapos napunta ka global? Kasi that time, nadamay na ako eh. Kasi hindi na rin ako nagagamit nun eh. Nung last, sa Meralco, may trade doon, I think, sina Sol, kasama ko si Sol, na-trade kami, umikot yun eh. Japet napunta sa Token Tech Shata. Okay. Tapos si Vic Manuel napunta ng Meralco, kami na Sol napunta sa nila Kelly Nabon. Kaya Global Port si Sol, ikaw yung kasama niya noon. Okay. Yeah, kami yung nasama. Nadamay lang ako. So before noon, nag-usap na kami ni na Coach Ryan saka yung sabi niya, "Mal, sabi niya gusto mo mag-basketball." Sabi ko, "Coach, actually, pinag-iisipan ko na nga eh. Kasi that time, di na malaki yung sweldo mo eh. Saka hindi na sigurado kung makakarinyo ko pa ng kontrata." Sabi niya, "Kung ayaw mo na mag-basketball, trabaho ka na lang, corporate na lang." Yan. Diyan ka nakilala kasi, ka na nag-corporate kasi, ka. Kasi may MVPO eh. May MVPO din sa ano eh, di ba? Yung pinag-aanda ng lahat ng MVP groups, yung MVP Olympics eh, yung basketball eh. So doon lang ako lalaro daw. Aral ako. So ngayon, okay na ako kay coach. Coach, pwede. Ganun na lang. Kasi nakapag-graduate na. Actually, nung nasa Token Tech ako, hindi pa ako graduate sa school. Tinapos ko yun. Nag-PBA ako. Nag-aaral pa ako. Nung time na yun, hanggang nakagraduate ako. So, sabi naman ni coach, graduate ka naman, mag-corporate ka na lang. Eventually, dyan naman tayo pupunti. Sabi nga yan. Saka mas magiging okay yung magiging financially stable ka sa corporate kasi sa basketball di man natin kung ano alam hanggang kailan lalo na ikaw di meron sa gamit so maraming bagong pumapasok so sabi ko sige coach sabi ko actually gusto ko rin yan kaya rin ako nag-aral kasi gusto ko mag-corporate matry ko since tapos na rin ako sa basketball na experience ko na naman yung PBA so okay na rin ako so hanggang sa nakapag-decide na ako na mag-corporate na sana tinawagan ako nung kasi ang alam ko, baka hindi naman ako ma-line up sa Global Port that time. Eh. Kasi nung sa Meralco noon, reserve na ako noon. Eh. Sabi ni, tumawag sa akin, sabi, gusto ko makita ni Coach Junel. Kasi kay Coach Junel Bakuli kasi that time, siya yung coach namin na isa sa, nung nasa Red Bull ako, yung career ko sa PBA. Siya yung coach. So punta ka daw, sabi ni Coach Junel, ila-line up ka. So tignan ka daw niya. So kinausap ko ngayon si na Coach Ryan ulit. Sabi ko, coach, mag-try ako isang conference pa. Sabi ko, tapusin ko ng taon na to. Sabi niya, ikaw bahala, Mal. Sabi niya, hindi natin alam kung after mo dyan, baka nandiyan pa yung, baka wala na yung yung offer sa isang corporate. Sabi niya, nakilusap ako. Kina boss, ASP, na isang conference na lang, kayo pa. Hanggang yun, nakalaro ako sa conference, nakalaro pa ako sa Global Port. Tapos after nga nun, yung focus ko nun, nung naglaro ko sa Global Port nun, it's kung makapirma na lang ako ng, kung papirmahin ako, go, okay pa ako. Para pag hindi na ako makikiusap na pwedeng pumirma pa ako. Uh-huh. Hindi na ako mag-tryout, hindi na ako mag-basketball ng nasa PBA. Nag-corporate na ako. Since hindi naman ako nahihirapan yung transition ko kasi practice player pa rin ako sa Meralco ng 2 years. Practice player ako ng 2 years sa Meralco tapos nag-corporate ako. So, condition pa rin ako that time. So, nung nag-MPBL and all, pwede pa ako nun eh. Nang mga nagka-D-League, pwede pa ako maglaro pero ayoko na talaga. Gusto ko na mag-focus sa corporate. So, eventually yon after 2 years, after 2 years kong practice player sa Meralco, nag-isip ako na parang nahihiya ako sa mga kasama ko sa office. Kasi, pumapasok ako 1 p.m. na. Tapos hanggang 5 p.m. lang. So wala silang mabigay na, yung boss ko, walang may bigay na sa akin na trabaho kasi baka di ko magawa. Diba? So eventually, nakapag-isip ako na mag full-time na lang ako sa employee. Ang hirap ng adjustment dito sa alam mo naman, after, nag-aral naman ako, maski pa paano, pero hindi yung todo aral talaga kasi nakafocus din ako sa basketball kasi alam ko may PBA ka eh, diba? May mga players na gano'n yung mindset eh. Totoo naman. It's either pipiliin ka, minsan pa, piliin ka eh. Basketball or
studies, di ba? So, ako naman, balance ko na mas kaya paano, pero hindi ako tumalino na yung gusto sana ng nanay kong mangyari sa akin. So, ngayon, yung transition ko, pagpasok ko sa opisina, as in, hindi ako marunong mag-laptop. Yung, hindi ako, yung type ko, yung paisa-isa sa, ano, tapos pag mag-email ako, siyempre corporate, dapat puro English dyan, di ba? Tama. Hirap eh. So, iba kausap mo, English, so pag may ka-email ako, ang gagawin ko, tatagalogin ko, type ko ng Tagalog sa email, pag mag-reply ako, kunin ko cellphone ko, pipicturean ko, send ko sa wife ko, patulong naman, patranslate naman ng English. So, gano'n, ang tagal ng adjustment. Gano'n, parang, so, pero sobrang bait talaga nung ano nung mga kasama ko sa Meralco, yung mga office mates ko, lahat, tama, mga bosses ko, so talaga ako sa adjustment, hindi ako binibigla. So you're the perfect example of you went from ball is life to corporate. Yeah. So hanggang ngayon corporate. Corporate, yeah. Work corporate. From home actually, ka lang. After ko ng PBA from 2013 ako December nag corporate ako 2013 December. Sakto pagka tapos ko sa PBA na career ko yun. Dumiretso talaga ako. Wala na pa rin nga. So 8 years ka ng corporate. 7 years na ako. 7 years. 7 years na. Unakit mo na rin yung ladder kahit papaano. Sa corporate? Oo. Hindi pa naman. Okay naman. Maayos naman yung ano. Ano yung job description mo ngayon? Actually sa marketing ako. Anong job title mo? Hindi ko kasi alam yung mga ganyan eh. Yung job title ko is iba-iba kasi sa company yung mga job title. Ay, marketing associate yung ano nakalagay sa akin. Ah. Yeah. So Al Jamal marketing associate ka na ngayon. Hindi na basketball player. Pero nag-MVPO ka pa noon bago mag-pandemic. Yeah, yeah. Na-cancel yung ano eh. Actually na-cancel yung MVPO na nakaraan. Oh, nag-MVPO pa rin kami. Meron pa rin naman. Ilan taon ka na ngayon? Nakalaro-laro pa naman pero hindi na kaya makasabay. Ilan taon ka na ngayon? 37. Bata pa. Pwede pa maglaro. Na. Laro-laro pa. Pwede pa pero hindi na kaya. Pwede pa ng isip pero hindi na kaya ng katawan. Tama. Oh, yun yung mahirap naman dun eh. Pero kitang-kita yung story. Kita yung story ni Yusuf Al-Jamal. Like, di nga, basket. Nag-start lang siya. Nalaman lang niya yung Manila first year. Sinaganya yung San Sebastian, na-decline siya twice, napaasa siya, nag-aral siya, nagbayad siya ng tuition, lipat sa JR, nag-try siyang Las Piñas, hindi rin gumana, natulog ka pa sa parlor doon, tapos one week, hindi rin nagkatugma-tugma, pinapunta kang JRC, na-traffic ka, hindi ka rin napunta, tinuloy mo yung ligang labas, napag-tryout ka sa San Beda, nagkalat ka pa sa tryout mo, pinagtsagaan ka, tapos feeling ko talaga yung faithful day mo was yung Indonesia game. And then from there, pak all the way, nag-champion ka ba? Back-to-back champion ka. Number 8 ka bigla sa PBA draft, first round, 8th pick. Yeah. After lahat ng pinagdaanan mo, I'm sure that was a special moment for you. Tapos, naglaro ka 7 years sa PBA until you finally decided na, okay, I will think about my future. Totoo naman, graduate ka. And then now, mukhang living, ano, kumbaga you're living well, kumbaga family mo is there, mga anak mo, and then supportahan yung family ko. Oh, tama. Ko na pag-aaral ng school. So, nakakatuwa because I'm sure all the bedans out there and even yung fans lang ng basketball na nakapanood kay Kuya Yusuf Al-Jamal na talagang talagang tsinaga mo yung buong career mo hanggang sa where you are right now, di ba? Yeah. Yeah. Yung mga bedis talaga, iba talaga yung mga bedis na rin. Hanggang ngayon, example, King Lion ka pa rin, pare. Yeah, siguro. Siguro mga 10 times ako kumain sa resto with my wife. Mga around 10 times mahigit pa yon. Pag mag-deal out ako, hindi nagpapakilala, sabihin, sir, binayaran na po yung nakaupo kanina dun yung ano, taga San Beda daw. Binayaran na po yung deal mo. Grabe yung mga bedis na pag-umain. Okay, bigyan kita ng ano, kuya. Bigyan kita ng oras to say thank you to sa lahat ng fans mo tsaka lahat ng mga nakasama mo. Salamat. First of all, salamat Mikey sa pag-guest mo sa akin dito. It's a privilege talaga kasi napapanood ko yung mga ini-interview mo. Talaga namang maganda yung mga nakukuha ng moral lesson dun sa mga ini-interview mo. So, yun nga. Sobrang pasalamat ako sa iyo na na-invite mo ako dito. Pangalawa, sana sa mga manonood nito, sana maski pa paano may natutunan kayo sa
sa nangyari sa akin, sa naging, kasi parang pag tinignan mo kasi parang hindi ko pinagdaanan yun eh, kasi tisoy-tisoy, di ba? Parang iba yung dating. So parang hindi galing sa hirap. Alam mo yung ganon? Parang hindi mo i-expect na pinagdaanan ko yun. So sa mga kapwa ko probinsyano, pag meron kayong dream na gustong maabot, makapunta sa PBA, go for it lang, huwag kayo sumuko. Tapos, pag nabigyan kayo ng scholarship, pag nakapunta kayo sa Manila, nakapag-aral kayo, make sure na i-maximize nyo, mag-aral kayo na mabuti, graduate kayo, importante yon. Kasi sobrang konti, hindi ka makakapagtrabaho sa isang magandang company kung hindi ka mag-graduate. So kailangan talaga mag-aral kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa basketball. We'll never know kung may mangyaring injury sa atin or hindi maging maganda yung PBA career natin. So, yun lang. Keep dreaming lang. Kayang-kaya yan. Sa mga fans ko, sa mga, especially mga bedista, maraming salamat sa inyo. Sobrang laki ng pasalamat ko sa inyo. Simula rookie year ko sa San Beda, grabe yung pagtanggap niyo sa akin. Sana continue nating supportahan yung mga recent Red Lions natin. Sana continuous pa rin yung magandang ibigay natin na suporta sa kanila. Then, gusto ko magbigay na shoutout din kay Kuya Sunny Katakutan, kung hindi dahil sa kanya, kay Coach Jude. Kung hindi dahil sa kanya, di ako mapunta sa San Beda. Siyempre, yung parents ko, yung lolo ko na nasa langit na ngayon. Salamat po sa lahat. Tsaka yung mga Kapampangan na mga viewers mo, dakala salamat kayo kayong support tayo. Kanako, po ka rin players taga Pampanga. Mingat na mo, lalo na kayong panahon na yun eh, Papua Australia. Thank you so much. Again, Mikey, thank you so much. Ilang siguro. Salamat. Kuya, sobrang nakakatuwa yung kwento mo. Kahit yung lolo mo, parang kilala ko na din eh. Yung lolo niya, kasama niya, isang linggo, kung wala yung lolo niya, hindi niya naturuan yung ruta. Yeah. Papuntang San Sebastian. Yeah. Diba? Pero I'm very happy na finally we had a Bedan na nakapag-share ng story niya. Ang dami ko ng NCAA pero sabi ko parang walang Beda, magagalit sa akin yung Bedan community natin. Kaya nauna na si Yusuf Aljamal King Lion. Oh, so kailangan ko pa bang sabihin, malamang nanonood dito yung mga naging teammate ni Kuya Yusuf Aljamal, mga Pong Escobal, ilang beses na kitang mini-message. Wala ka pa rin. Yeah, sunod na yan. Pong Escobal, Alex Angeles, OG Menor, hindi ko mahanap kung sunod nasan na si OG. Hindi ko mahanap si OG Menor, kuya. Hindi ko mahanap eh. Sige, bigay ko sa yung number niya. Yan, OG Menor. Bigay yung number niya. Sam Ekwe, kung mahanap kita. Lala, talaga gusto kong ma-share yung mga experience. Sam Ekwe, meron din ako. Sam Ekwe. Yan. So, obviously, because I finally brought in and yung dinala natin dito is not just an ordinary Red Lion. Obviously, naging King Lion din to. So, feeling ko, the doors have opened to other stories coming from the San Beda, kumbaga the San Beda community and the San Beda legends na meron tayo. Pero, sobrang salamat, Kuya. Ako nang bahala kung paano ko i-edit to. Alam ko, nagsistruggle kami sa internet the past hour, pero akong bahala. Ayusin ko to. Matindi yung gagawin mong editing. Walang problema, Kuya. Maganda yung story mo. Papagandahin natin to kahit papano, ha? Salamat sa oras mo, Kuya. Tapos kinukumusta ka ni Daddy? Oo, kumusta? Nasaan sila? Hindi ko nandito sila kasama sa bahay? Nasa taas. Ah, kumusta mo sa kanila at kasamahin mo? Oo, walang problema. Mag-aasawa ka na ba? Huwag muna tayo mag-ganyang usapan. Patay tayo dyan eh. Pwede na yan. Pag-iisipan natin yan. Pero, Kuya, salamat sa oras mo. Anytime. No problem. Mag-iingat ka, Kuya, ha? Usap tayo soon ulit. Ingat din. Sige. Salamat, Kuya. Share ko tong story mo. Salamat, Kuya. Abangan ko. Thank you. Thank you. Luanan is going with the man-to-man. Inside, Aljamal. Gets the foul in the air. Not a good shot. Aljamal scampers for it. Aljamal. See, that's so true. Aljamal with a big three. He still has a slight edge over San Beda in the rebounding department. 30. A lot of movements. Ball back. Aljamal, jump hook. That was missing in game two. Aljamal the trailer, taking off Espinas. Jump hook. Rose in. Finds Aljamal open for a three. Yes! To be emboldened just before they get out on the court.
Good cut by Yusif Al-Jamal, clipped on the arm by RG Hazul. He's got a technical shot, Yusif Al-Jamal! So pag pumoposte si Hazul, hindi nakakaposte yung mga big men ng left hand. Hindi si Dino gonna win this game, even if Dino Da is already out of the ball. Sabi niya, sadya to, sadya. Dalawang big. Sobra kasi back-to-back, tapos we're part of the history, tapos graduate na ako sa Beda, so...